Magandang araw mga busing. Mayroon na naman tayong panibagong gagawin na isang LCD TV. Ito yung model number niya, 42K30. So sige, check natin kung anong sira ng television na to. So ito mga busing, kung makikita natin, meron naman siyang standby red. I-on ko na lang. So ito na, nag-green na siya. Tingnan natin kung mayroon siyang display. So mayroon naman siyang display mga busing at saka raster. I-observe lang natin kung anong sira nito. Okay naman, parang wala namang problema. Okay naman yung kanyang LCD. So yun mga busing, namatay siya. Pero nagpa-power pa rin siya, nag-green pa rin siya. So sige, try natin ulit i-power. So ito na siya mga busing, nagka-display na siya. I-observe natin ulit kung mamamatay siya. So nawawala mga busing yung kanyang display. Pero may power pa rin siya, nag-green pa rin siya. So ulitin natin ulit mga busing. Yun, nag-on ang ating backlight. Tingnan natin kung mamatay ulit. Yun, namatay ulit mga busing. Pero kung makikita natin, nagpa-power green lang siya. Sa mga ganitong problema mga busing, kailangan natin i-diagnose ng mabuti ang suspect natin dito, yung kanyang backlight o ang kanyang inverter board. LCD kasi to eh. Yung mga LCD kasi ang ginagamit ay halos inverter board, hindi sila gumagamit ng backlight driver, kasi ang backlight driver pang LED TV lang yun. Buksan na natin itong mga busing. Check natin kung mayroong mga lumubong mga filter capacitors sa kanyang power supply. So kung makikita natin na intact naman yung mga capacitors dito sa kanyang mainboard, wala naman tayong nakikita ng mga sunog. Kaya kailangan natin mag baklas ng takip pa para makita natin yung kanyang inverter board. Nasa loob pa kasi yung kanyang inverter board. So ito na mga busing, na pull out ko na ang kanyang takip. So, tandaan na natin mga busing, baka mapunit yung kanyang mga wire. So, kunin muna natin itong socket to sa kanyang inverter board. So, ito yung kanyang inverter board mga busing. So ito ngayon yung ating buksan at tingnan natin kung may mga sunog na SMD drive. Hindi kaya yung mga capacitors.
So sige mga busing, buksan natin to yung kanyang inverter board. So ito na mga busing, na buksan ko na ang kanyang inverter board. Kung makikita natin, parang sunog ang kanyang inverter drive. Ito mga busing, parang sunog siya. Malamang nag-overheat ito. O di kaya ay sa tagal na ng operation ng TV na to. So ito na mga busing, wala naman tayo nakikitang lububong capacitor. So itong apat na tinuturo ko, ito yung inverter drive. So may takip naman na kulay brown. Yung sa dulo ay ang kanyang high voltage shopper transformer. Try natin na resolder to. Pagkatapos kakabit natin, tingnan natin kung hindi na siya mamatay. So ito na, nire-resolder ko na mga busing yung kanyang mga apat na switching inverter drive. MOSFET to mga busing, ang apat na to. So atawin muna natin to, hinahangin natin to uli, katapos tatrial natin kung mag okay ng TV. Ito na mga busing, natapos na natin na hinangin ang apat na inverter drive. Sama na dyan ng dalawang high voltage chopper transformer. I-install na lang natin mga busing at try natin ulit kung hindi na mamatay ang ating TV. So kakat ko muna mga busing. So sige mga busing, ibalik na natin ang kanyang inverter board na ikabit na din natin. So sige, mag-try tayo. Tingnan natin kung mamamatay pa siya. So sige mga busing, start na tayo. Observe natin kung hindi na siya mamatay. Tingnan lang natin dahil hindi pa masyado mainit yung ating mga drive doon sa inverter. So yan mga busing, namatay pa rin siya. Wala pa rin yung kanyang pictures. Ang gawin na lang natin dito, maghanap na lang tayo dun sa ating mga board. Baka mayroon tayong available. Pagkatapos, ikabit natin at itry. Huwag na lang natin i-attempt na i-repair ito. Dahil wala naman tayong pamalit. Wala tayong ganitong klaseng inverter drive. Pero tingnan natin kung mayroon tayong available dito at ilagay natin at pagkatapos i-trial para na mas madali yung trabaho natin. So kakat ko muna mga busing. Boom chika boom chika boom chika boom chika boom chika boom chika. Hanap tayo sa ating mga board dito kung mayroon tayong available. So ito parang mayroon tayong mga busing. So ito siya. Ay, hindi pala yun. Sandali, hanap na tayo. So ito mga busing, parang kapareha niya.
ng kapareho niya itong mga bushing. So sige, match natin. So ito mga bushing, yan ang ipalit natin dyan. I-pull out natin yung sa kabila, pagkatapos eh. Balik na tayo dito mga bushing. So ito na, binabalik ko na yung kanyang takip. Ipa-plug natin. Yun, may standby red na siya ulit. Pa-power na lang natin mga bushing. So yun, nag-green na rin siya. So kung papansin natin, makikita natin umiilaw na yung kanyang backlight sa loob. So sandali mga bushing, ipapakita ko lang sa inyo. So yun na mga bushing, mayroon na siyang raster uli. I-observe lang natin kung hindi na siya mamatay. At sa oras na mamatay pa siya, malamang may problema ng ating CFL dun sa loob, yung ating cold cathode fluorescent lamp. So sige, observe lang natin to ng matagal. At sa hindi pa pala nag-subscribe, subscribe na kayo at pakipindot na rin ang aming notification bell para ma-update kayo kung may mga panibagong upload video tayo. So okay na to mga bushing, na observe natin ng matagal. Ilipat na lang natin sa ibang patungan to. Hindi siya kasi kasya sa ating mesa mga bushing. So sige, tuloy lang tayo. Ito na, na-plug na natin. Meron na rin siyang standby red. Pa-power na lang natin. So ito na, nag-green na siya mga bushing. Okay na to mga bushing. Na-fix na natin ang ating ginagawang TV na namamatay. Ang ginawa natin, nagpalit lang tayo ng inverter board. Hindi na natin ni-repair yung kanyang inverter board na original dahil wala tayong pyesa. So naganap tayo ng mga pull-out dito. Kung mapansin pala natin mga bushing, meron siyang vertical straight line. Kung magharap tayo sa TV, sa kanan niya ang kanyang LCD screen. Ito siya. So malamang nasa cuff to yung problema niya. O di kaya sa kanyang mga signals. Pero wag natin muna galawin yan dahil hindi natin napansin masyado yan kanina dahil nakadapa yung ating TV, nakataob siya. I-inform na lang natin yung may-ari kung mag-okay lang naman siya. Pero kung hindi siya mag-okay, gawan natin ito ulit ng vlog. Sa mga ganitong klaseng problema ng TV na walang pictures pero mayroong sounds, medyo nakakalungkot dahil hindi natin makikita na may iba pang problema. Makikita na lang natin kung mapailaw na natin yung kanyang o mapagana na natin ang kanyang backlight. Kaya minsan masakit din sa may-ari dahil may mga customer na nag-expect. So hanggang dito na lang tayo mga bushing, hanggang sa sunod namin ng mga video. Maraming salamat sa lahat na nanonood. Maraming salamat sa lahat na nag-subscribe. More power and God bless.